rento ka rin niyo po ng Batangas Police Station. May information na po kami tungkol kay Jennifer Mejia. Si Jennifer? Yung kasama ni si Manny, nasaan? Alamin pa po namin, pero sa ngayon po, okay naman yung lagay ng bata. Ang balita? May napagdatungan akong babae. Nagpati daw sa kanya si Jennifer sa may istasyon ng polis. Sandra, maganda ka. Aalis tayo. Salamat. Kailangan malaman to ni Lola Anna. Meron akong good news, good news! Tumawag si Sandra. Nakita na raw nila si Jennifer! Ay, Diyos ko! Salamat! Nakita na si Jennifer ngayon, Jacob. Susunduin na siya ni Sandra ngayon. Babalik ako dyan, hintayin niyo ako. Sama ako sa pagsundo sa kanya. Kailangan kong makuha si Jennifer, pero hindi ko alam pa paano eh. Tao po! Tao po! Paano kayo? Kami nang bahala dito. Hanapin mo na si Jennifer. Sana sa susunod na magkita tayo, magkasama na kayong dalawa. Sige na, Manny. Salamat, ha? Oh, sir. Ano ho yun, sir? Itinataguro kayong kriminal dito. Kaya mabuti pa, ilabas mo na. Oh, wala ho akong alam, sir. Sir, sir, lang ho. Sir, lang! Aray! Aray! Ay, sandali naman, oh! Sir, asawa ko, sir! Sir, papailan mo nandun. Aray, mabuti pa, ilabas mo na. Kung ayaw niyong pati kayo makasuhan. Sir, wala ko talaga akong alam. Tara na. May pagdasal natin sila, Manny. Jennifer, magsabi ka na sa amin na saan ang tatay mo. Isa siyang kriminal. Mabait po ang tatay ko. Hindi po siya kriminal. Jennifer, hindi mo pa kasi naiintindihan eh dahil bata ka pa. Pero kailangan talagang mahuli at makulong yung tatay mo. Dahil hindi mo pagsya sa batas. Gusto mo ba gagawin niya yun sa iba? Hindi siya po gagawin sa iba. Sigurado po ako. Bakit po ba ayaw niyo maniwala sa akin? Mamang polis, uuwi na po ako. Hindi pwede. Maghintay ka lang dito. May kukuha sa'yo. Sino po? Yung abogado. Si Atty. Lobregat. Siya yung kukuha sa'yo dito at magdadala doon sa mga taong naghahanap sa'yo. Ayoko po sumama sa iba. Ayoko po. Ay, tatay lang po ako sasama. Mamang polis, uuwi na lang po ako. Uuwi na lang po ako sa tatay ko. Magtatago na lang po kami. Jennifer, hindi ko kilala yung mga taong naghahanap sa'yo eh. Pero siguro naman naalagaan ka nila. Hello? Hello? Pwede mo ako si Sandra? Ay, kakaalis lang po. Kasama si Sir Stanley. Pumunta na po ng Batangas. Eh, hindi magkasama si Manny at Jennifer? Hindi daw. Bakit? Paano nangyari yun? Paano sila nagkahiwalay? Hindi ko alam. Ang importante, alam natin kung nasaan si Jennifer. Besides, maaga pa. We'll be there before 9. Mukhang flat tayo. Sadali lang, tatali ko lang, ha? Oh, ang ganda ng ngiti mo. Ano bang magandang balita yan? Pwede ba huwag mo na lang hunang alamin? Oh, ba't naman hindi? Tungkol kay Sandra yan, no? Simeon, ako na ang Reyna dito sa mansyon mo. Di ba't ako yung nandito? Eh, sana naman papaalam mo sa akin yung mga bagay na ganyan. Malay mo, makatulong ako. Si Jennifer nakita na sa Batangas. Wala bang pupunta si Sandra doon? Ano, pupunta ka? Kukunin ko silang dalawa. Para sabay sila magbayad sa akin.
Mag-ingat ka. Silang mag-ingat sa akin. Sino man ang nagsabi nun, gusto nilang paghiwalay tayong dalawa. Gusto ka nilang kulin sa akin. Kaya huwag tayo magpapakita sa kanila. Naintindihan mo? Jesus, tulungan niyo po kami ni Tatay. Punta din si Simeon ng Batangas. Ingat kayo ng anak mo. Stanley? Stanley, nag-text siya ulit sa akin. Sino? Hindi ko siya kilala, pero minsan niya na akong niligtas. Ano the next sa'yo? Ito, sabi niya pupunta din daw si Simeon ng Batangas. Stanley, kailangan maunahan natin siya. Sandra, I'm sorry, pero flat din yung spare. Paano yan? Paano kung madaanan tayo ni Simeon dito? Stanley, anong gagawin natin? Sadali lang, mag-iisip ako, ha? Paano ba to? Sadali, may tatawagan ako. Kailangan niyo ba ng tulong? Jacob? Ano? Jen, kayo munang bahala dito. Sige, sige. Sir, softly. Okay, thank you. Sige. Juniper, kumain ka na. Masama ka pinaghihintay ang pagkain. Kahit hindi ka magsasalita sa amin, mahuhuli rin namin tatay mo. Sige na, kumain ka na. Opo. Jacob, marunong ka pa pala magmaneho? Hindi ko naman nakalimutan eh. Nakakatuwa nga eh. Naalala ko pa. At saka ibang bagay, yung ibang kalye, inaalam ko pa rin yung direksyon. Pasensya ka na kung naiwan ka namin, ha? Akala ko kasi sinabi sa'yo ni Lola Ana. Okay lang yun. Ang importante, nandito na ako. Pare, sigurado ko bang safe ang kotse ko doon sa kaibigan mo? O ano man, attorney, huwag ka mag-alala. Maya-maya lang, susunod na yun sa atin. Attorney, kumapit ka. Medyo malubak dito eh. Kailangan bilisan na natin, Jacob. Hindi tayo dapat maunahan ni Simeon. Sige. Dad, thank you ah. Dito na lang ako matutulog. Para may katabi si Allen mamaya, no? Oh, okay. Piyadong umagahin yung mga yun eh. Yeah, sure. Okay. Oh, what is this emergency? Ano nangyari kay Allen? No, Mama, it's okay. Cause Daddy's here naman to help me take care of Allen. At nasan yung yaya niya? And Stanley, where is he? Kate, ano ang ginagawa niyan dito?
What? Alan is also my grandson. Pupunta ako dito kung kailan ko gusto. In that case, you take care of Alan. Kate, si Ingrid na lang tutulong sa'yo, ha? I'm leaving. Dad, sandali! I can't stand being in the same room as this woman. You take care of Alan. Kumusta? Anong balita? Wala. Nasa biyahe pa yun, ano? Ana? Sa tingin mo ba, nasabi na ni Manny kay doon sa bata yung totoo? Sa palay ko, hindi basta-basta isusuko ni Manny si Jennifer ng ganun-ganun lang. Sana ang marisolve ito, Maria, ng maayos. Nang sa ganon, makuha na si Jennifer. Pare, sabi tayo dyan, pare. Sabi ko sa'yo. Ano ba nangyari kasi? Nandito kanina. Oo nga, pare. Kumakain ako, hindi ko napapansin eh. Peter, papare yata may isang pusa yun eh. Pare, ano nangyari? Ko alam eh. Pare, yung bata nakatakas eh. Sino kasama? Anak, hindi ka pa nila sinaktan? Ay, sorry po. Akala ko po kasi matutulungan po nila tayo para hindi na po tayo magtago. Pero hindi po sila nakinig sa akin. Sabi po nila, kriminal lang po kayo. Tama po kayo, Tay. Maghiwalayin po nila tayo. Ay, sorry po. Munti ko na po kayo mahamak. Ay, sorry po. Okay lang, anak. Magkasama na tayo ngayon. At yun ang mas importante. Hindi na tayo maghiwalay kahit sandali. Opo, Tay. Sabi nyo, kontak mo ang polis. Hanap naman si Manny. Boss, natakasan mo sila eh. Go, go, go. Ano na dala dyan?
Kasi siya. Magandang gabi. Ako si Atty. Labregat. Sino ba dito si Sergeant Carino? Naku, Atty. Medyo nahuli kayo ng dating. May lalaki yung kumuha sa bata eh. Sino? Anong itsura ng kumuha sa anak ko? Madilim eh. Hindi namin masyado nakita. Basta lalaki. Naku, Jeko, baka si Simeon yun. Baka nakuha niya na si Jennifer. Sir, sasama kami sa inyo. Pasensya na kayo pero hindi kayo pwede sumama. Delikado yung operasyon ang gagawin namin. Mabuti, umuwi na lang kayo at i-update ko na lang kayo ano man ang mangyayari. Tay, saan po tayo pupunta? Sigurado ako inaalap na nila tayo eh. Hindi tayo pwede umalis ng Batangas. Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Dito tayo matutulog ha. Sandra. Tara na. Hindi ako aalis dito. Hihintayin ko silang bumalik. Hihintayin ko kung anong balita tungkol kay Jennifer. Attorney, mabuti pa umuwi ka na muna. Kami na lang ni Sandra ang bahala dito. Jake, mas makakatulong siguro kung nandito ako. I suggest we just spend the night here na lang. Okay. May nakita akong motel. Papunta dito. Doon lang tayo mag-check-in. Sige, bukas na lang ulit. Good night. Say that stop. Check off. Tayo magkikita eh. Ang saya-saya ko po. Ako rin anak eh. Ang saya-saya ko. Pasalamat nga ako sa Diyos eh. Na kahit papano, hindi tayo pinababayaan. Thank you po, Jesus. Good night. Ah, sige. Anak, pabalang ako ha. Bibili lang ako ng konting pagkain dyan sa tindahan. Huwag mong pagbubuksan kahit sino ha. Mag-iingat po kayo ha. Kiss muna. Sige, ingat ako.
kasi pinayagan mo yung asawa mo na sumama dyan sa Sandra na yan. Di mo ba naiisip? Baka sinisaduce na ng babaeng yan yung asawa mo. Pare, kanina ka pa eh. May problema ka ba sa akin? Meron akong problema sa'yo. Nagsiselos ka ba sa akin? Jennifer, nasan ka na ba? Sana si Manny ang kasama mo at hindi si Simeon. Sigurado ka na may masama siyang balak sa atin, Jennifer. Kaya hindi tayo dapat mahuli ng pulis at kahit Simeon. Hello? Si Sandra to. Tulungan mo naman ako. Sabihin mo naman sa akin kung naki Simeon ba yung anak mo ngayon. Malamang lalayo yung mga yun. Dahil pera. Paano niyo naman mong nalaman? Papunta pa lang sila, pauwi na ako. Pagkakaiba lang namin, nasa kanya na importanteng tao sa buhay niya. Kaya pwede na siyang lumayo ng malayong malayo. Tay! Si Mang Simeon! Nandyan! Ha? Abuli mo! Halika, bilis!